Guys, welcome again. Meron tayong isang inverter welding machine. Model LT200ESX. Hirapan niya. Ito, binuksan ko na yung takip niya kasi. Lahat. 200 amperes arc inverter welder mini LT200ES. Problem, no power. So, binuksan ko na ito. Ang takip. Naradire-direto ang labanan. So, saksak natin siya. Ito. Kung saan tumakbo ang supply mula sa diode, saka kung ano ang function nitong PTC natin to, no, positive terminal coefficient tong thermistor nito, no. So start tayo dito sa 220. Bago nga pala itong diagram nito, kung may mali man lang na gawa ko o may mga value, pinaka ano ko lang dito kung saan tumakbo ngayon ay papakita ko lang kung paano inactivate yung sinuplayan yung chopper and tong MOSFET and tong relay. So yung connection nito disconnected ang ano niya na nung disconnected, wala siyang IGBT dahil sira nga yung dalawa, tinanggal ko. So pinatakbo ko lang muna itong supply nito. So balik tayo dito, no, from bridge rectifier. Pumunta rito, nagkaroon tayo ng supply na ano, no, na 326 plus. So dito sa diagram nito, ito lang yung tinakbuhan, ha. Pero meron pa siya dito na yung actual na ano ko, na testing ko sa pag-measure ng ano, pinakita ko sa, papakita ko sa susunod. So itong araw nito, nandiyan ang nasira, no. So makikita niyo mamaya 'yan. Ito lang yung papakita ko sa iyo kung saan nag-flow ang kuryente papunta sa chopper. Ito yung 326 going here, and then dito sa chopper nito, babato rito sa gate ng MOSFET 626, no. And then ito yung source niya, magsuswitch siya, activate na tong chopper natin. And then pag nag-activate to, punta tayo dito sa D3. Babato siya rito, nandito yung ano niya, regulator niya, 78MO5. Tatakbo dito, yan. So ito yung relay natin. Itong relay natin, so pag nag-activate to, actually 24 volts to, no. Pero nung miniature ko, 25, okay lang. So pag nag-activate siya, ito, pakita, tingnan yung switch, yan. Magsasara na yan. Yan. Kita nyo ito. Yan, nasa araw na yan. So pag nagsara na yan, ang function niya, ma-eliminate na itong PTC. Saan ba ginagamit itong PTC? Itong PTC, magsesense yan pag nag-iinit ang ano. Pinakita ko dyan sa susunod na mga diagram ko, no. Dahil miniature ko ito, nawala nung may nakita ko yung trouble. Pag nag-init tong any parts na may nag-init, magse-sense tong ano, tong PTC. Mag-iinit siya, tataas ang resistance, mabablock ang 220. So patay lahat ang ano, mawawalan siya ng supply. Hindi na siya maghahanap ng damage o karamay dahil mamamatay na kusa to. Pag nag-init siya, tataas ang resistance. So in this schematic diagram, na-sense niya to dahil ito ang shorted, eh.
Then, ayun na, pa-ikot na siya, nagkaroon na siya ng supply. Yung following ano nito, nasa ano, nasa kabilang explanation yung actual. Ito lang para malinis-linis na tignan yung diagram. Yan, kung talagang ano, ito lang ang guide nyo, pero kung may mali man ako na ano, nakalimutan, kasi madami pang mga ano yan eh. Kayo na magpatuloy. So guys, lipat tayo sa kabilang diagram, sa kabilang ano, tuloy natin. Okay. Tuloy natin tong Lotus na welding machine na inverter. No? So para maintindihan ng lahat, ginawa ko na siya ng schematic diagram na partial lang dun lang sa area na may trouble ako, no, hindi ko pa. So ang given natin na shorted na yung ano, yung IGBT. So binaba ko na yan. Ang natitira na lang dito, yung tinotrouble ko na lang yung hot side ng ito, yung pinaka chopper natin, yung high frequency. So simple guide lang to, no, nandito yung 220. Meron tayong PTC dito. So, initially dito muna dadaan dahil naka-open pa yung relay. Eh, no? Ito yung relay natin. Yung mga main point na dadaanan, ito yung MOSFET. Pagpatay ito, wala rito. So, ang problema ngayon, wala pang pitik tong relay. So, nandito, 322, mababa rito. Hanggang dito, may measurement. Pagdating dito sa output, wala na. So, pakita ko sa inyo ngayon, sundutin natin ang actual. And then, itong diagram nito, ipapakita ko mismo dun sa pag nag-upload ako para mas malino. Kasi ito, may kulay ito eh. So, ilagay muna natin dito sa ano, kung saan kita siya. Okay, saan ba pwede dito? Hindi kita. Dito kita. Yan. Dito na, baba. Nakita. Kita kits. Yan. So, i-trouble natin ngayon siya, no? Makita natin. So, ang kinakapa natin ngayon, yung pitik ng relay, wala pa eh. Dito. So, isaksak natin, ha? Magulo, madaming nakaano. Okay. Aba, baka may maisahan tayo, may mag-short. Magulo eh. Okay, yan, may power na yan. Natin yung supply, ha? DC, negative, positive. Ano ba? Wala. Baka pinatay ko. Patay pala. Kambukas pala kanina. Mali! Yan. Bakit wala? What happened? Bang, open dito. Habang natanggal. Ba?
Hindi. Guys, nawala. Well guys, sabayin natin itong trouble ko, no? So, naka-dedect ako ng ano. Sabi ko, bakit nawala yung 220? At the same time, in-measure ko ito dati. Meron siyang, ano, 322 na, ano, nabutahe. So, naalala ko nga pala, nilagay ko yung, ano, ito, dahil ito, ang trouble na ito, yung MOSFET, ay, yung IGBT, at saka nag-init siya. So, nung nag-init, sana nag-init siya, etong parte nito, yung PCB niya. Ayan, nasunog yan, yan. Pero hindi mo makikita dahil in actual, etong malaki resistor nito, nandun siya sa ilalim, naka-cover. So, nasilip mo lang siya dun sa micro camera ko na napaka-ano. Pero mahirap makita, so accidentally nakita ko, no. Matanglawin eh. So, nung ni-repair ko na, eto, nilagyan ko na siya ng, dito ko na, nandito yan eh, nandito yung sunog yan eh. Eto, meron akong shot dito nun eh, na hindi pa nakakabit to. So, eto, para makita nyo, meron tayong schematic diagram, actual to na eto yan. Na partial lang ha. So, kung may gumaya man dito, eto na to. Pero yung main natatakuha na voltahe, nandito na siya. So, nag-measure ulit ako ngayon. Demo ko ngayon, no? Naka-ano pa eh. Niresume ko pa yung ano eh. Nilagyan ko siya ng jumper muna maliit. Eto. Eto yung ano niya. Ayan, nilagyan ko siya ng jumper na maliit na maliit. Para in case na kunyari masusunog o ano, mapapatid siya, hindi man dadamay. Pero nung inano ko na siya, nawala na yung voltahe. Hindi ko na siya ma-measure yung 322. So, ang theory nga pala nito, no? Kasi itong PTC nag-init, yung positive thermal coefficient, no? Ito yan. Hey, where are you? Yan, yung kulay green na yan. Ito ba? Ito. Ito. Yan yan. Sa luksulukan yan. Yun. Nakasyan sa, ano yan, sa relay, no? So, kaya nawala yung voltahe ko, hindi ako makapag-measure ng 300. Nilagay ko nga pala ito, eh, dinuktong ko. So, nung dinuktong ko, dapat tumagas yung voltahe. Ang problema, na sense na itong, yung init na ito, tinignan ko ganun, mainit. So, possible, ito yung MOSFET na laging nasisira na nagdadrive dito sa chopper, yan. Chopper, pag dinrive niya yan, babato dun sa relay, ito yan. Ito, yan. Ito ang relay. Sasarado itong S2. Magbabypass na yan. So, baliwala na itong ano. Ang problema, ang relay ayaw magsara. Nag-iinit to. At the same time, pag nag-iinit to, masesense na itong PTC. So, itong PTC, pag nasense niya yung, pag nag-iinit to, tataas ang resistance niya. Mawawalan siya ng supply ng 220. So, masisafe lahat yung ano. Kumbaga sa ano, ito ang pinaka-protector yung PTC niya. So, pag tinanggal ko to, ito lang ang mame-measure ko dahil wala mag-iinit. Bali, ang mame-measure ko lang yung bridge rectifier. Ang possible na sira, ito ang suspect ko, itong MOSFET. Kasi doon lang siya tumakbo eh. Yan. Para ma... Hindi niya ma-energize yung secondary dahil nag-iinit pa ito. Dahil lang MOSFET ay switch lang natin ginagamit. Palitan natin pag tumakbo at nag-click yung madinig lang yung click ng ano ng bato.
yung click ng relay, ayos na. Sabihin, okay na yung insulation mo. Yung hot side mo, okay na lahat. So, problema mo na ngayon doon sa MOSFET, kung meron pa doon sa huli ang MOSFET na maninira o ano. So, guys, palitan muna natin itong MOSFET nito. At maghanap tayo. Alam ko meron pa ako nito eh. Just wait lang. Guys, hello uli. Eto, no? Saan ba yung nakalimutan ko na yung kung saan tayo pumigil eh? Ito yung pinalitan natin na shorted na pinahihina lang ko. Ito dito. Itong ano nito. LN626 Fiji. So, titignan natin. Kasi nung nag-voltage ako, if I remember, no, kasi kadadating lang nung parts eh. Medyo naka-pending po. Dito tayo sa B plus lang. Nung nilagay ko yun nandito, guys, balik na natin ito. No? Magkakabit na ako na. Babalik ko na yung, ano, kabit na tayo ng IGBT, no? Ngayon. Ito, pinagtanggalan ng IGBT, mga butas na yan, bago mo isalpak yung IGBT. I-double check nyo yung contact na yan. Kasi ito, natatanggal yung tubing niya sa gitna. Pinaka-contact niya sa kabila. Ang makikita nyo lang, kala nyo magkakano to, butas. Pero natanggal na yung pinaka-ano niya, yung pinaka-tube niya na maliit na maliit na tansu yun. Para tumagos dito sa kabila, yan. Para may contact pa siya kasi back-to-back ng hinang neto eh. Yan. Dito may contact. Pag dito yung kapatid niya sa likod, wala na kasi natanggal na yung pinaka-connection niya dito eh. Yun naman natatanggal sa sobrang init na ano. Natatangay pag medyo mahinang klase yung ginagawa mong unit na konting ano, bakbak yan. Yung mga bilog na yan. Dahil minsan ang hirap tanggalin sa init. Kahit na tinatsaga ko na lang sa soldering iron paunti-unti kasi itong hot air na ito eh. Sunog na yung ano bago magano eh. Nasusunog. Tagal-tagal magano. Hindi ako bauto doon sa hot air na yun. Paglalo na itong malaki na ito. Naka. Yun talaga pag sure mo sira, ayun na, gamitan mo ng hot air kahit masunog siya o ano ang problema, minsan umaangat yung PCB niya. Hindi rin maano, lalo na ang hihina nung ano na yun. Pag nag-hot air ka naman dito, yung maliliit na kapasitor na yan natatangay. Sa sobrang init, sige, buga ng hot air. Eh, pati yung maliliit na pyesa sumasama na. Pag minamalas-malas ka, hindi mo na makikita sa sobrang liit eh. So, ito lang guys ang ano niya, sample. Alam naman siguro. Para sa mga ano pa. Lagay natin ito. Ito, itong contact na ito, yan. Minsan, yung pinagtanggalan ng IGBT yan. Check mo sa kabilang yun, sa kabila yan yung partner niya. Pag hindi tumunog, ibig sabihin wala ka ng contact dito. So, tingnan natin. Ayun po siya, wala ka agad, patay oh. Eh, joke lang. Ito kasi, wala naman siyang ano, wala siyang tinakbuhan. Kaya, natanggal yung PCB niya, pero wala naman siyang tumakbo dito, wala naman takbo eh. Okay lang siya. Nakahang lang. Ito naman sa isa sa gitna. Sa drain.
mag-ano ka na, kung mag-sano nandito sa butas, ilagay mo na, ilayo mo na, doon ka na sa may contact. And then, ganun mo. Oh. Okay. Wala. Yun. Kasi ito, may mga coating ito eh. Meron din yan eh. Kundi, didiin mo pa yung tester eh. Yan. Okay, so lahat, almost lahat, okay naman. So, pag hindi umokay siya, bubutasan ang remedy nga pa na yan, bubutasan dito sa tabing side na ito. Ito, walang contact dito, butasan dito, okay, dito, isuot mo dito, maglagay ka ng wire dito sa kabila, kabilang partner niya. Pag hindi, butasan mo na itong mini drill nito. Yan. Na-check ko na guys to, no? Hindi ko na pinakita sa inyo lahat kasi medyo matatagalan tayo. So, ilalagay ko na yung ano. Napailaw ko na ito. Nawala na yung short niya. Ewan ko lang paglagay ng IGBT. Kung babaksak pa uli. Sige. Antayin na lang tayo ng a few moment later. Kaya natin yung output nito na positive, negative, 56 DC. Okay, so far okay siya. Ayan, medyo observahan muna natin. So, ang naging sira, yun lang, yung IGBT at saka itong supply nung ano, pinaka, yung pinaka-oscillator niya na yung MOSFET na papunta sa relay, yun ang feeding ano niya sa ano, bago mag-trigger yung relay. So far, good na. Sana walang mag-aabiryan, walang magpuputukan. Kasi ang hihina na ito, ano na ito, dalawang umulan ito. Dalawang MOSFET lang yun. Ito lang ang umulan na ito. Ano? Cool, okay. 17. Maliit siya. So parehas na parehas na itong ano. TECHMECH. So, yung version niya, oh. TECHMECH, oh. Parang copycat. Ayan. Isa lang sila. Dalawa rin ang ginamit na ano. Ito na IGBT. Yan siya, yan siya. Pareha. Kaya lang, mas malaki ito. 350. So guys, dito lang tayo. Please subscribe and hit the notification bell. Thank you guys.